pamamahala ni Aling Nena sa krisis ng COVID-19. Nagluluksa si Aling Nena dahil nagkagulo ang buhay niya dulot ng COVID-19. Natigil ang kanyang negosyo dahil sa quarantine at ngayon namang nakapagbukas na siya muli ay mahina ang benta. Nawala ng trabaho ang kanyang asawa at nalipat sa bahay ang pag-aaral ng kanyang mga anak na nangangailangan ng tulong niya. Nagkasakit rin ang kanyang ina at kinailangan niyang tumulong sa pagbabayad ng kanyang gastusin sa pagpapagamot. Narinig ni Aling Nena sa radyo kung paano pamahalaan ang isang krisis. Ang krisis ay tumutukoy sa kahit na anong seryoso o mahirap na sitwasyon na may masamang epekto sa buhay ng isang tao. Sa pakikinig sa radyo, natutunan ni Aling Nena na may mga maaaring gawin bago, habang at matapos ang isang krisis upang mas maayos itong makontrol. Bago ang isang krisis, mahalagang palubagin ang mga masasamang epekto nito sa pamamagitan ng pag-iipon para sa mga di inaasahang pangyayari at pagkuha ng microinsurance para sa negosyo o bahay. Kailangan ring maghanda ng mabisang tugon sa krisis. Halimbawa, ang paggawa ng plano kung saan magkikita ang mga miyembro ng pamilya kung sakaling magkaroon ng sunog o iba pang sakuna. Habang may krisis, mahalagang organisadong tumugon base sa klase ng krisis. Halimbawa, ang paggamit ng mask at paghugas ng kamay upang maiwasan ang pagkakahawaan. Ang pagsasagawa ng mga gawaing nakakabawas ng stress, ang pagbibigay prioridad sa ibang pagkakakitaan o ang pagbuo ng samahan ng mga kasangga. Matapos ang krisis, mahalagang makabawi at makabangon sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga natutunan mula sa krisis. Ilang halimbawa nito ay ang pagbuo ng mas magagandang gawi sa negosyo na natutunan mula sa krisis, ang muling pagdagdag sa ipon at pagpapabuti ng planong pangkaligtasan para sa hinaharap. Matapos matutunan ang pamamahala sa krisis, isinagawa na ito ni Aling Nena. Pinagaan niya ang epekto ng krisis sa pamamagitan ng pagsisigurong maayos ang microinsurance na kinuha niya para sa kanyang bahay at negosyo. Upang mas mapabuti ang kanyang kahandaan sa krisis, gumawa siya ng planong pangkaligtasan para sa kanyang pamilya at negosyo. Tinugunan rin niya ang krisis ng COVID-19 sa kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagde-deliver sa mga bahay. Pinaghatian ni Aling Nena at ng kanyang asawa ang responsibilidad ng pagtuturo sa kanilang mga anak at sinuportahan nila ang isa't isa upang mabawasan ang pagkapalisa. Pagkatapos ng pandemya, inaasahan na ni Aling Nena ang pagpapatuloy ng serbisyong delivery sa mga bahay, bagamat mukhang magtatagal pa ang masasamang epekto ng COVID-19, alam ni Aling Nena na kakayanin niya ito dahil napalakas niya ang kanyang estratehiya sa pamamahala ng mga ito.